What's up, friends? My name is Leon, and you are watching Leon Guerrero TV. If you get to hear me now. For today's video, mag-unbox ako ng aking biniling iPhone 10. Yay! Binili ko to sa iSwitch. Hindi to sponsored, baka naman iSwitch. Baka gusto niyo mag-sponsor sa akin. Pangalawang beses ko na to sa inyong bumili at nag-unbox. Nag-markdown kasi ang iSwitch for iPhone 10, 64GB from 58,000 naging 49,000. Then pag cash pa, magiging 45,990 na lang siya. At 2017 pa lumabas ang first iPhone 10 model sa market. So worth it nga ba bumili ngayon ng iPhone 10? Eh meron namang iPhone 10R, 10S, 10S Max. Dahil nag-markdown, ako, pinili kong bumili ng iPhone 10 kasi medyo mahal pa yung mga 10S Max saka yung mga 10R. 45,990 cash yun. And iilan na lang yung stock nila. Actually, lahat ng mga branch na pagtanungan ko na nung Friday, parang ang meron na lang stock is yung Alabang Town Center and yung Serene sa May Tagaytay. Sa Serene, isa na lang available. Sa ATC, dalawa. So, nag-preserve ako sa ATC ng isa, then pinuntahan ko na din siya. Quick unboxing lang to, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga laman at yung ibang features na nagustuhan ko sa iPhone 10. So, ito na nga. Bubuksan na natin. Nakalagay siya dito. And ganito lang siya. So, binuksan ko na to, pinasetup ko na sa sa iSwitch store sa ATC. Pero para sa inyong manonood ko, papakita ko lang kung paano ang laman niya. Ayan, merong manual saka stickers. And this is the iPhone. Tapos standard niya is yung may headset. Hindi pa siya wireless eh. Ganyan pa. Pero yung saksakan niya, hindi bilog. So, kung ano yung saksakan ng charger ng iPhone, dun mo din isasaksak yung yung headset. Kaya, ayun, ganito. Ayun, yung parang charger din yung, kasi dun mo din isasaksak. Kung wala kang, kung ang plug mo is yung bilog pa din, meron naman silang parang extension. Ayan, ito, dito may sasaksak yung yung bilog mong headset, tapos ito sasaksak mo na dito sa ilalim ng iPhone. And charger standard. And ito yung iPhone. Tanggal yun ng plastic. Tinanggal na to kasi sinetap na. Ayan siya. Manipis. Ang kulay nito is space gray. Okay, compare natin sa iPhone 6 Plus. Pinalagyan ko na siya ng tempered glass. Kanipis. Ayan. May speaker siya sa ilalim. Meron din siyang speaker sa taas. Yung likod niya, glass. So, nakakatakot pag nahulog. Lagyan mo na lang ng protector. Tapos yan. Isang sa nagustuhan ko dito is yung face ID. Hindi siya magbubukas kapag hindi ko tinapat sa mukha ko. And ayaw.
ayaw, di ba? So, kung ayaw, tatapat ko sa mukha ko. Tingnan mo. Tcharam! Nagbukas na. See? Ito yung message naman. Create message to kung meron kang, yan, sa pamangkin ko na lang, try natin. Tapos nag-create kasi ako ng sarili kong emoji. Ayan siya, oh. Kamukha ako, diba? Ayan. Pwede may record, tapos i-send. Ayan. Hi, Julie! Ano lang to, testing lang dahil nagva-vlog ako. Nag-unbox ng iPhone 10. Hi, Julie! Ano ayan, lang pwede to, na testing lang dahil nagva-vlog ako. Nag-unbox ng iPhone 10. Di ba kumukha ko yan? Tapos isi-send mo na. Ayun, nag-send na. Pag nare-receive niya yan, mahina lang ang internet namin ngayon. Ayun, ano lang to, testing lang dahil nag-vlog ako, nag-unbox na iPhone 10. Ano ito? Ito kasi, wala siyang home button. Makikita mo. So, kung gusto mo siyang i-out, i-close, i-drag mo lang siya. Tapos, stay mo. Hold and close. Yan. Ang isang sa maganda dito is yung may 3D siya sa mga apps. Kung gusto mong Instagram, hold mo lang na matagal. Pwede mong i-diretso yung direct message. Ayan, diba? Pwede ka nang mag-message dyan kung sinong gusto mo. Ay, hindi mo na bubuksan mo na yung app, tapos punta ka sa direct message. Ngayon sa Twitter, long press mo lang to. Tapos, ayan na. New tweet, kung gusto mo mag-tweet ng bago. Diretso na siya sa new tweet. No, mag-tweet ka na. Ayan, yan. Close na. And then yung messenger, ewan ko. Share message or capture, new message, ganyan. Pwede, diretso ka na dun. Diba? So, yung home button niya wala, kaya mas malaki yung screen. Ingay sa labas. And ano pa ba kung mga nagustuhan ko dito? Agad-agad. Ah, yung video. Nakapunta ko kong video. Tapos mo, may blanco pa siyang black na bar dito sa dalawang gilid. Pero pwede yan mawala kung gusto mo is full screen. Hindi no pala. How cute! Iyan, pwede pala. Expand, oh para ma-expand. Ganda. Para lumit, para bumalik sa dati. Black, bar, ganda. Oh. Oh. Palakit mo ulit. Yeah. Expand. Yeah. Buon screen na ulit siya. Pero mas maliit. Ay, yung may bar sa dalawang gilid. Ayan. Full. Long press. Ganyan. Okay. Ganda, diba? Madaming mga special features ang iPhone X. Kung ano, gusto nyo talaga, punta na lang kayo sa mga ibang vlogs, papakita niya. So, ang akin is pinakita ko lang yung mga gusto ko. So, kung gusto mag-upgrade, kung meron kang iPhone 7 and 8, tapos ang gusto mo lang naman talaga is mag-Facebook, mag-Instagram, okay na yon. Hindi mo kailangan mag-upgrade kasi maganda na yung camera niya, maganda na din yung video quality niya pang mga social media. At pwede na rin siyang mabasa. Kung mga iPhone 6 ka, i-6 Plus, yun yan, pababa. Pag mag-upgrade ka, okay lang. Yung mga iPhone 6 pababa is mga model is hindi siya pwedeng mabasa. iPhone 7 and up pwedeng mabasa. At meron siyang anti-splash and water resistant siya into a certain level ng lalim. Like itong iPhone 10, pwede siyang underwater hanggang 1 meter lang. Pero yung iPhone 10S and 10R yata hanggang 2 meters below water. Pwede siyang gamitin. Kung ang function na gusto mo naman ay para sa pang-vlog and others, parang pang-video,
yes, kailangan mo mag-upgrade to iPhone 10. iPhone 10 na lang kasi mas mura. Kung magte-10S ka or 10, sa 10 ka na lang kasi mas mura at halos walang pinagkaiba doon sa 10X. Pero kung gusto mo pang mas mataas, yes, advisable na mag-iPhone 10S Max ka kesa sa 10X ha. Kung hindi mo namang kailangan ng malaking screen, mag-iPhone 10 ka na lang. Kasi mas mura siya. Yung sinabi ko nga kanina, kung pang pictures, pang social media lang, pwede na yung 8, 7 na cellphone. Pero kung pang vlogs mo, yes, kailangan mo maka-upgrade ng iPhone 10 kasi masyado siyang maliit. Maliit, very handy. Tapos, maganda yung quality niya, up to 4K yung ano niya, video quality and 60 FPS frame per second. Pwede na siyang panglaban sa mga DSLR and sa mga mirrorless camera. Kung pag hindi mo dala yung mirrorless camera mo, tapos biglang may bigla ang vlog, gusto mo i-vlog, so ilalabas mo lang to. Okay na, di ba? Vlog na agad. Kasi ako kasi pag nabavlog ako, dala-dala ko yung isang buong ano, talagyan ako ng camera. Ito siya. Ganito kalaki. So, nandito yung camera, yung battery, yung mga SD cards. Masyado malaki. Tapos yung camera. And yung ano, yung strap niya. Kailangan talagang prepared ka. Pati yung ano mo, tripod na malaki kung gusto mo malaki. Unlike pag ano, bigla ang vlog, labas mo na sa mo, okay na. Wala ka na ibang dadalhin. Diba? Kasi yung mga planned vlogs ko, yun talaga dala ko itong ganito kalaki. Pero pag unplanned, hindi ko ma... Pwede naman dati kasi ang ginagamit ko itong iPhone 6 Plus ko. Pero yung ano lang kasi neto is yung 16GB lang to, madaling maubos yung memory. So delete ako na. At tapos yung camera niya, hindi ganung maganda na yung quality, pero iba pa rin yung quality nitong ano, iPhone 10. Halos dikit na rin siya sa pangla, sa ano, sa mga mirrorless at DSLR. So, yun. Kaya ako piniling bumili na ito. So, kung gusto niyo pa ng mga ibang mga talagang detailed features and mga specs and other mga techie info about the iPhone 10, manadala kayo ng ibang mga video sa mga YouTubers yan. Marami siyang magagaling. Pero yung mga shinare ko lang sa inyo is yung mga basic na agad ko nagustuhan. Bahala ka. Basta ako sinishare ko lang sa inyo yung binili ko. Bahala kang bibili ka, hihingin mo, or hindi mo pa kaya bumili ngayon, mag-ipon ka. Ganun. Para sa akin kasi, matagal ko nang gustong bumili. Yun nga lang, parang nanghihinayang pa ako sa pera ko. Kaso nga lang, pag may mga times na gusto kong mag-vlog na hindi ko dala yung camera ko, yung ang gamit ko kasi ngayon is G7X Mark II, hindi ko dala. Yung quality ng video pag yung cellphone na 6 Plus ang gamit ko, hindi siya ganung kaganda at very limited lang yung space, kaya halos minamadali mo yung pag-video. Hindi mo nakukuha yung magandang video shots na gusto mo. With this cellphone, iPhone 10, hindi mo kailangan magtago sa ulan, magtago pag lumablog ka sa tubig, ganyan. Hindi mo kailangan magpayo kung pag naliligo ka, mag-video ka at naliligo ka sa ulan. Kasi ano na siya, waterproof. I think it's a wrap, guys. So, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate, much love, peace out.